Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, bubuo na naman po tayo ng sarili nating English sentence sa madaling pamaraan. Bali, yung bubuoyin po nating English sentence ngayon ay may ganito pong klaseng ideya. Sasabihin nyo lang po kung nasaan yung ating pinag-uusapan gamit po itong adverb of place. Na pag sinabi kong adverb of place ay maalin man sa mga salitang ito. Itong here bilang nandito, there bilang nandoon, inside bilang nasa loob, hanggang dito po sa downstairs. Na sa Tagalog ay nasa baba na palapag. Okay? So magbigay po ako ng halimbawa para maunawaan nyo na agad. Ako ay nandito ngayon. Para ma-English nyo yan, gagamitin lang po natin itong pattern na ito. Okay? Yung ako ay, tapos ang gusto nyo ay pang ngayon, ito pong gagamitin nyo, I am. Okay? Para sa ako ay. I am. Ako ay. Tapos yung nandito, here. Pagsamahin lang po natin yung mga English na salita. I am here. Ibig sabihin sa Tagalog, ako ay nandito ngayon. Pag gusto nyo namang sabihin, ako ay nandito noon, ito naman ang gagamitin nyo, itong was. Papaltan nyo yung inyong M. So, ako ay, I was. Tapos yung nandito, here. I was here. Pag yan ay tinagalog nyo, ako ay nandito noon. So, ganun lang po kadali. Diba? So, isa pang halimbawa. Alin kaya dito? Ito. Si Mario ay nasa labas ng bahay ngayon. Yun ang gusto nyong ibigay na impormasyon. So, pag in-English nyo yan, itong si Mario ay, gagawin nyo ay Mario is. Kasi itong is ay pang ngayon. Yung was pang noon. So, Mario is, si Mario ay nasa labas, outside, pag in English. Tapos yung ng bahay, the house. Okay, pagsamahin lang natin yung mga English na salita. Mario is outside the house. Si Mario ay nasa labas ng bahay ngayon. Pag gusto nyong noon, edi palitan nyo yung is ng was. Mario was outside the house. Ibig sabihin, si Mario ay nasa labas ng bahay noon. So, kung mapapansin nyo, mabilis lang po tayong makabuo ng English sentence gamit po itong pattern na ito. Okay? Okay, kaya po ako nakakabuo po ng English sentence kasi sinusunod ko po itong pattern na nasa baba. Subject plus linking verb plus adverb of place. Pag sinabing subject, yan yung ating pinag-uusapan na maaaring pronoun. Pag sinabi kong pronoun, maalin man sa ako, ikaw, tayo, kami, sila o siya. So, ang ako, yan yung I. Yung ikaw, you. Yung tayo o kami, we. Yung sila, they. Yung siya, he. Kung lalaki, she naman kung babae para sa siya. Yan ang ating pronoun. Kung mapapansin nyo, pag ginamit natin ang pronoun, hindi po natin pinapangalanan yung ating pinag-uusapan. Tinuturo lang natin. Katulad ng ako, ikaw, tinuro lang kita. Pag sinabi kong ikaw, pero hindi kita pinangalanan. Pero oras na pangalanan nyo, ang tawag naman po doon ay noun, katulad nitong si Mario. Merong pagpapangalan ng particular. At ito nga po, pag pinangalanan mo ng particular yung tao, sasabihin mo yung pangalan niya talaga. At iyan, si Mario. Pero kung hindi particular, pwedeng ang ipangalan mo kay Mario ay doktor, kung doktor si Mario. Yun naman ay pangalang pangkalahatan. Okay, common noun sa English. So, kayo nang bahala kung ang pipiliin nyo ay pronoun o noun. Okay, na yung noun pwedeng particular o pangkalahatan. Okay, itong libro, painting, mga manlalaro, noun po yan. Okay? So, yan yung ating subject. At ang pwedeng isunod natin sa subject, kapag ini-English na natin yung ating Tagalog na mensahe ay itong linking verb. Na yung linking verb natin dito ay itong I. Okay po. Na ito pong I, maaari po natin i-English bilang am, was, are, were, o kaya is. Okay? Yung I po natin ay ating tinatranslate bilang am o was kapag ang kapareha niya ay ako bilang I. Pero kung ang kapareha po ng I natin ay you, we, hanggang they, are, or were. Yung ating pagtatranslate sa ating Tagalog na I, na linking verb.
Okay? At alam nyo ng dahilan. Yung are, pang ngayon. Yung were, pang noon. Okay? Yung am, pang ngayon. Yung was, pang noon. Yung is, pang ngayon. Yung was, pang noon. So, pagdating naman sa he or she, yung ay natin, is or was. Okay po? Tapos, pag pinangalanan na po natin, yung ay natin, babasihan po kung ilan ang bilang noong ating pinangalanan. Kung isa lang, katulad ng si Mario, is po ang gagamitin nyo. O kaya was. Kung pang noon. Kung marami, katulad ng the players, ang mga manlalaro, yung ay po dapat natin ay i-translate natin bilang are or were. So kung mapapansin nyo, ang libro, yung ay natin dito ay tinranslate ko bilang is kasi isa lang yung libro. Okay? So ganyan po yung tamang paggamit ng ating linking verb. At pagkalagay nyo po ng linking verb, ito po yung gusto kong ituro. Pwede natin isunod yung tinatawag na adverb of place. Na malin man dito sa here, there, hanggang dito sa downstairs. Okay? At tapos nyo po ng adverb of place, kung gusto nyo dagdagan ng iba pang information, pwede rin po. Kaya nakagawa tayo nito. Inside. Yan yung ating adverb of place. Nasa loob. Pero nagdagdag pa tayo ng iba pang information. At yun ay cabinet. Ibig sabihin, nasa loob ng cabinet. Pwede rin po yon. Magdagdag kayo ng iba pang salita dito. Okay? Kung hindi kayo nakokompletuhan sa ibinibigay nyong ideya. Pero pwedeng hanggang dyan na lang po. Dito sa adverb of place natin, katulad ng nandito o nandoon. Kung sa palagay nyo ay tama na yan para maibigay nyo yung gusto nyong ibigay na impormasyon doon sa inyong kausap na Amerikano, pwede rin po. Okay po? So, makikitandaan po itong ating pattern. Itong subject plus linking verb plus adverb of place para makagawa po kayo ng ganitong klaseng English sentence. Okay, isa pa pong halimbawa, ang libro ay nakapatong sa mesa. So, pag ginamit po natin itong pattern na ito, ito na po ang resulta. Yung ang libro ay the book is. Hanggang dito lang, the book is. Tapos yung nakapatong sa mesa, on the table. Na ang sinasabi dito, yung libro raw ay nakapatong sa mesa ngayon. Kasi ang ginamit natin ay is para sa ay. Pero kung papalitan nyo itong is ng was, edi ang libro ay nakapatong sa mesa noon. Okay po? Okay guys, isa pa pong halimbawa. Si Mario ay nasa labas ng bahay ngayon. Pag in English nyo po yon, Mario is outside the house. Okay? Mario is outside the house. Si Mario ay nasa labas ng bahay ngayon. Pag gusto nyo noon, yung is, palitan nyo lang ng was. Mario was outside the house. Si Mario ay nasa labas ng bahay noon. Yun naman po. Okay? So, bago pa ninyo i-practice ito, nang sunod-sunod ay sana makikipanood din po yung ating mga short videos ni EITB kasi yung po ang tutulong sa inyo para mapabilis po yung paggaling nyo sa English kasi ang tinuturo ko po doon ay patungkol sa English grammar. At ang English grammar po kasi ang tumutulong para makabuo po tayo ng tamang English sentence at makasigurado tayo na tama yung ating ginagawa. Yung po ang tulong ng English grammar. Kaya sana makikipanood din po. Okay po? So, maraming salamat po.